Ayan, we're live! Alright, alright, alright! Hello, mga How are you kapatbahay! guys? Alright, i-share muna po namin bago tayo mag... At yung mga nanonood po dyan, pwede nyo rin po i-share ang aming Facebook page live. Marami po tayong pag-uusapan mamaya at marami po tayong masasayang mangyayari mamaya. Uy! Ano na sa mga manonood natin. Okay. Alright, i-share muna po namin sa mga... Ang mga page. Share-share muna mga good vibes. Yes. Habang nasi-share, kailangan nakisway tayo ng ganyan. Ayun, sabi ni Ellie Lay, hi there from Belgium! Hello, Ellie! Hello! Hi, Bernie! What's Hello! Up, Hello! Yeah. Yan, mga good vibes na... Okay. Bisyo na to! Ayali, my beautiful classmate, beautiful frontliner in Belgium. Hello, Kuya Bernard. Hi, guys. Hope everybody is all doing fine. Makakajam natin to soon. Ian Villarente, my beautiful wife. Hello. Please like and share po ang aming Facebook page live. Later po, makikitiktok po kayo sa amin, ha? Yung mga tiktok ko. Si Gidi, makikitiktok yan, alam ko. Mm-hmm. Yeah. Mga sway na ganyan. Na? Nagsisimula lang, parang may COVID na, ha? Mga step na lang. Yun, no? Sway pa lang, benta na sa akin, eh. Sway. Dalawa. Ayan. Ayan, ha? Kita mo, ha? Ulo, wala pa ulo yan, ha? Ayan. Shoulder pa lang yan, ha? O? Oh? O sige, tingnan nyo. Pwede nung parami ang ating viewers. Hello? Please like and share po. Pwede kayong magbigay din ng mga opinion, mga videos. Mga good vibes na balita. Ayan. Okay. Ayan, sa dami ng ating mga Facebook pages eh, pati itong mga yung ating swap and sale ah, na lagi natin, buy swap and sale. Ano ba to? Doon nakarating, di ba? Oo. Papi, Mayora, di ba? Meron na tayong mga viewers sa Sydney, all over Australia, all over the world. Carmen Kanda, hello Carmen. Si Ate Bebe Manacor is watching. Hi, Ate! Ronald Molina is watching. How are you, Ronald? I think, hello guys, Ate Bebeng, what's up? Kumusta ka na, Ate Bebeng? Diet tayo, diet? Yun, no? Hello guys, i-share nyo lang po ang aming Facebook page. Can you please share our Facebook page or i-watch party nyo kami? Also sa ating YouTube account, ha? Don't forget to like and
subscribe. Ayan, and nasa taas na. Good vibes, Pilipinas. Ayan, nasa taas na. Ito na, oh. Yun. Wow! Ayan. O, bago. Mm-hmm. Okay, yan. Okay. Alright. Hi, Bernard! Papa George Ramos, Dr. Lero, nasa Melbourne ka ba ngayon o nasa ano, nasa biyahe? Papa George, Dr. Lero? Ano daw diet, sabi ni ano, ni Ate Bebeng? Depende sa ulam, di ba Ate Bebeng? Oo. Oh. Vanessa Espios, hi, from the Philippines. Hi, Vanessa. Hi, Vanessa. Ang diet ni Mayora ngayon, depende sa ulam. Pag puro karne, walang kanin. Ayan, ayan, ayan. Yan ang maganda sa dahil. Yeah. Okay, simula na tayo. Okay. Okay, alright, alright, alright. Alright, alright, okay. Good evening dito sa Melbourne. At good evening din dyan sa Pilipinas and around the world. Ito po ang yung Papa Melvin Mata. It's 23rd of May, 2020. Yun. And ito po ang ating mga kasama. Mayora? Siyempre, ito po ang inyong Mayora. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagtutok. At siyempre, Bibo? Ano po si Bibo Santos. Good evening sa inyong lahat. Ang nagsasabing always, good vibes, Pilipinas! Boom! Okay, yeah. Papi, isang mamunang pampagana dyan. Ay, hindi tayo pwedeng gumana-gana dyan. Hindi tayo. I like yung giling ni Papi talaga eh. Alin doon? Alin? Pabla yung kamay. Masasapak ako ng aking asawa ngayon pag ganito ako kakuli. Ayan. Ayan yung mga pampagul. Ito Papi nanonood. Ayan. Dito sa tabi ko. May director. Yan ang mga pampa good vibes moves natin, ha? Yung Papi Mayora. Before anything else, I'd like to start. Say hi sa mga naka-online ngayon, ha? Naka-online si Ellie, one of my classmates there in Belgium. Hello, how are you? Bernard Sterner, hi guys. Hope everybody's are doing fine. Si Ate Bebeng. Ate Bebeng is watching. Hello guys. LOL. Diet, wala ako nun. Carmen Kande. Hello, Carmen Kanda. Edgar Custodio Baita. Hi po, gandang gabi po. At Mayora, musta na? How's Yaya? Edgar okay Custodio. Lang naman si Yaya ate. Si Edgar matabil Custodio pa din. Edgar Custodio, ang ganda daw ni Mayora. Boom! Oh, boom! Thank you naman, Papi Edgar. Aming lakambini. Alaga. Diba? So before anything else, batiin ko muna yung mapabati portion. Ha? Baka makalimutan ko ulit mamaya. Ha? Lahat ang kasama ko sa Copos for Christ Australia, West One, Magtanong Unit, and household, the De La Cruz household, si Ninong Noel Olivar, Ninang Eva Olivar, ang kanyang kakosa, si Kuya Jay Marayag, Rowena Marayag, and also sa lahat ng nakikinig sa Filipino business owners, Victoria, hello, kamusta kayo dyan? I know we're doing well in our business, and also sa lahat ng nagiging, sa lahat ng viewers natin all over the world, especially in the Philippines, meron na tayong fan base pa lang ngayon, ha? Sa San Pedro, Laguna. Hello. Yay! San Pedro, Laguna. Ayan. Yung fanbase natin dyan. Wow. Away kayo. Alright. Mayora? Siyempre, gusto kong batiin ang aking mga anak sa Tagalog Learning Melbourne. Miss na miss ko na kayo. Pero siyempre, kailangan pa rin nating mag-ingat. Kaya parati kayong magbabait. Makikinig kina mami at daddy ang aking mga bata sa Tagalog Learning Melbourne. At siyempre, nami-miss ko na rin ang aking mga volunteer teachers. Of course, si Teacher Maika, tsaka si Teacher Marco, tsaka si Teacher Anne. So, mag-iingat kayong palagi. I miss you. Ayan. Yon. Aking mga pamilya sa Tagalog Learning Melbourne. Ayun. Kumustahin ko yung andyan sa Batuca Marine Sur, sa Bicol. Hopefully, nag-enjoy pa rin kayo kahit nasa social distancing system ng Pilipinas. Alam namin na medyo mahirap mabuhay dyan ngayon. And very own Inday Trising. Happy birthday, Inday Trising. Alam namin na ikay nag-celebrate ng inyong kapanganakan. Ayan, tama ba ako, Mayora? Tama. Kapanganakan, ha? Birthday?
ngayong araw na to. And also, I would like to extend our condolences to SB San Buenaventura family dyan sa Oragon sa Western Australia. Ayan. Okay. Ayan pa. Tsaka, batiin ko yung mga families and also frontliners na kahit hanggang ngayon is nagtatrabaho. And syempre, sila lang ngayon ang aktibo ngayon. Medyo hindi naman sana yung parang mahawahan ng sakit at maging safe ang kanilang shift every day and every night. Okay. Ayan. Yan. Meron pala ako, gusto ko lang i-congratulate ang fast ko. Nagkaroon sila ng election. So we are looking forward to meet kung sino man po ang maswerte yung magiging bagong executive committee ng fast ko. We are looking forward to meet you guys. We are looking forward to be working with you for the benefit of our international students of, and of course our Filipino community. So congratulations. Congratulations. Mabuhay. And also, I want to say hi to my beautiful neighbor here, Lisa Butler. Hello, Lisa. Hi to Terry. Hi to Archer and Arya. And later, I'm going to announce some announcement on their company. All right. Hello, hello, hello. Ayan. And gusto ko rin palang batiin ang mga fans ni Mayora. Oo nga pala, salamat sa inyong pagtutok sa akin. At syempre, tuloy-tuloy pa rin, I'm giving away some token of appreciation. So, just like and share my page, Facebook page, May Mayora May. Yan. Alright. So, I'd like to say, of course, Papi Mayora, ang first set natin is of course yung mga public service natin and the announcement. And then at the latter part, makita din nila yung ating mga entertainment. Entertainment session. Entertainment, ha? Mga ganyan. Mga show business. Yan, mga ganyan. Yes. Okay, I'd like to announce to Lisa Butler, her daughter is also, her daughter is also a member of madmia.com. So Madmia, which is the name of the sock company, if you also mention the purchasing socks, code the Aria Butler to receive the $15 discount. Siya yung bagang Papi Mayora, ambassador ng Madmia. Wow! Okay. Bago yan, mga besties, syempre gusto ko naman magpasalamat sa Philippine Times. Oy! Yes. Thank you, Philippine Times. Marami pong salamat na Philippine Times. Jason Cordy, maraming salamat. May kopya na ako. Maraming salamat sa Happy Hat. Sa kanila ko kinuha tong kopya na to. Maraming salamat. At syempre gusto ko magpasalamat kay Tita Melba Marginson sa napakaganda pong article. Tita Melba, thank you po. Alright. Kung wala pa po kayong kopya ng Philippine Times, grab your copy na po. Napakadami pong magaganda at inspiring na story ito pong buwan na to. At marami din pong mga impormasyon. Marami pong impormasyon tungkol sa ating konsulado. Marami din pong mga impormasyon tungkol sa mga katanungan ninyo tungkol sa inyong mga visa status. Ano po? So, grab it po. Marami rin mga inspirational stories po ng mga tao na tumutulong sa ating community this time po of crisis. Kaya, huwag po ninyong kalimutang kumuha ng kopya niyo ng Philippine Times. Yes. Speaking of Philippine Times, shout out to my kumare, si Crystal Cabral-Laisico. Hello. And also, my Papi Mayora, anong araw ngayon? It's the May 22 Philippine Australian Friendship Day. Yay! Puk 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 puk. Congratulations, ha. Matagal na matagal pa rin ng pagsasama at hopefully syempre is magtatagal pa rin pagsasama ng Pilipinas at ng Australia. Yeah. Sa susunod na palahon. Alam natin po na mga... Sinusubukan ko mag-Tagalog ngayon, ha? Because it's Friendship Day, you know? Proud na proud ako sa'yo, Papi. Yes. Araw ng pa-araw, ano bang Friendship Day? Araw ng... Pagkakaibigan. Pagkakaibigan ng Australia at Pilipinas. Yan. Mabuhay! Sabi ni Manay Alex Mendoza, good evening sa inyo mga guys. Maulan na hapon dito sa amin sa Imus. Ingat na lang lagi tayong lahat. God bless us always. Ayan. Ingat po dito, Alex. Thank you po sa paninood. Okay. So sabi ni Vanessa Espayos, galing naman mga classmate ko, Mayora May.
Oo nga, alam mo, nung okay lang ako dyan kay Vanessa noong panahon ng trigonometry tsaka algebra. Kaya love na love ko yan eh. And my kumare, si Ate Ligaya is watching. Hello, Ate Ligaya. Ate Ligaya, how are you? Yes, tomorrow pupunta Ate Ligaya, pengen rin ng copy ng pupunta dyan yung bandmates namin. Ayan. Uy, Ate Ligaya, type na type ni Papi Lloydy ang ang sesame ball. Oh, eh, butchi lang yun, di ba? Da, hindi lang yan. I would like to, Mayora and Bibo, I would like to commend si Ate Ligaya, Happy Hat. Thank you for helping the international students. Kasi every Monday, nagpapakain sila ng ating mga international students. Napakaraming niluluto ng mga yan every Monday. And also, may kakolaborate sila. Maganda nyo, nagkakolaborate yung ating mga associations, mga organizations. And also, ito ng aking kinakain, galing to sa Happy Hat ngayon. Pinasahan ako, assist ng aking asawa. So, Happy Hat, maraming salamat sa inyong pagpupunyagi. Sa inyo, ayun, bago yun. meron nga ding ipopost si Yaya tungkol sa Happy Hat. Nako, abangan mo yan, Ate Ligaya. Yun. Kabang-abang talaga, kabang-abang. Mm. Okay. So, congratulations, Happy Hat. Boy, sandali lang. May papasalamatan pa pala ako. Mm. Alam mo ba si Ate Stephanie? Mm-hmm. Stephanie, yes. Oh, syempre, di ba? Mm-hmm. Napakabait niya. Alam mo ba, nag-message pa siya sa akin kahapon. Munta ka sa bahay, nagluto ako ng suman, daanan mo. Ay, masarap magluto. Ate Steph, salamat po. Napakasarap na suman. Thank you po. Hi, Ate Steph. Shout out to Owen, her husband. Hello, hi. Owen, and also... Rocks Mix Duo. Yes, okay. So, Papi Mayora, public service muna. Sabihin ko rin yung Papi Mayora, yung public service. May nag-post Papi Mayora sa Pinoy in Melbourne. Okay. Oh. Public service to. Sabihin natin to, ha. May nawawalang postiso sa lupa. Diba? May postiso ang lupa, may pakpakang balita. So, public service to. Nakita ko nga. So this, si Carlo Conopio, thank you very much Carlo Conopio for your public service kasi saw this in Albion Station, baka meron na po kayong kilala na nawawalan ng postiso. Ako, ayan, kung nawawala po ang inyong postiso, makipag-ugnayan lamang po sa Good Vibes Pilipinas. Yes. Ayun. Nagagawang po namin ang paraan na makita ang inyong. Hopefully may DNA testing tayo niyan ha, para at least may makuha. O, seryoso tayo para makuha natin yung pulso ng masang Pilipina. Pilipinas, Pilipino. Hoy, pero in all fairness, napakamahal magpagawa ng postiso dito sa Australia. So, ano kaya nangyari? Ano, nahulog sa bag? Ano kayang kwento ng postiso na iyon? Ang sarap nitong ube. Salamat, Carlo Conopio, for posting this kasi... Kaya pala hindi ako nabibigyan nito ng lunes. At sana magtuloy-tuloy yan ng pag-post niyo ng magandang public service na nakaka-good vibes, ika nga. Pero totoo yun, di ba? I mean, may nakita akong ATM, pinost sa Facebook na hanap. May nakita akong pinost sa Facebook na hanap. O malay mo naman, itong nawawala ng pustiso, talaga nag- Ay, iba to! Diba? Iba to, kasi hindi tulad nung kay ano, malay mo, this is a fairy tale story, you know what? Oh, talaga? Oh, sige nga, anong angulo? Alam mo yung kay Cinderella, sapatos, di ba? Malay mo, magkasize lang ng sapatos, di ba? Tapos sa gatulo yan. Fit yung postiso. Siya na yun. Yun ang sinasabing my forever. Ano? Ito maganda, Papi Mayora, ang magandang soundtrack sa kanya. Eh. Abangan nyo to. Ito na lang. Di pa ginawa natin to last time? Para mapasaya natin yung ating mga good vibes ngayon. Kasi sabi ko, puro tayo seryoso within lahat na, because of the COVID-19, naging seryoso tayo buong months, I think it's the whole quarter of the year from February. Tapos sabi ko naman, kailangan talaga may nagpapatawa lalo na. Sabi ka, usapan natin last time yung ABS-CBN. Mm-hmm. Diba? Kahit ganun, pinasara ang ABS-CBN, napunta sila sa streaming. Ngayon, gusto na nilang pinapabalik na sila, ayaw na nilang bumalik.
Kasi mas mura na to eh, di ba? Yes. Hindi na sila magko-connect sa hindi na wala nang gaanong hardware na kailangan. Hindi na kailangan nila ng mga poste, ng mga kable. Ang importante lang talaga is you know, internet. Malakas sa internet. Importante doon. And yung mga videographer na sinasabi. Ayun. Mayroon pa tayong pag-uusapan isang seryoso ngayong araw na to, actually, yung pagbubukas ng New South Wales sa border sa kanang ano ng Victoria. Yun kasi ang nangyayari yung premier ng New South Wales is binubuksan lahat ng bubuksan na this week yung ano this coming week yung mga schools. And it is a very high risk na gawin nitong pagbukas. And also ang problema naman nila yung Queensland is sarado ah, maigpit sila talaga kasi zero ano na nga sila ngayon eh. Zero parang zero death na sila ngayong mga sumunod na mga panahon. Yeah. Ang gusto naman kasi ng Prime Minister ng New Zealand, ano yun, sila ng New South Wales, is ano, is buksan nila yung Queensland. Sabi nila, kung pwede yung Queensland, pakibukas yung borders para makapag-holidays naman. Ang sabi naman nung premier ng Queensland, eh, ba't nyo kami didiktahan? Hindi nyo kami pwedeng diktahan. Kasi kayo ang pinakamataas na kaso, kayo pa yung nag-demand sa amin na buksan na, diba? Mag-zero muna kayo bago namin buksan. Diba? So, akala kasi nitong mga premiers na to, dapat kasi, ito lang ang comment ko sa kanila, turukan na natin sila ng COVID para maramdaman nila kung ano talaga ang ano talagang feeling ng may ano ng may ng pasyente ng COVID. All right? Papi, may oras from our experience din yung mga sinuswab tests na nakita natin. Of course yung nasa healthcare industry tayo, nakita natin yung mga swab tests, iba kasi sa dami ng volume. Una, negative naging positive naging negative kasi minsan nagkaroon ng glitch din sa laboratory. So nakakaawa din yung mga, especially ngayon, di ba dito sa Victoria, cluster by cluster yung kaso eh. Dito sa syndrome is dito sa may Footscray, tapos meron dito sa lahat ng mga aged care, di ba, facilities, ganun. Ang nakakaawa dyan yung mga sinaswab test sa may mga edad na nalang sa aged care. Kasi, alam mo yung pakaramdam na, although di pa ako nasa swab test, although mandatory yun by next month, i-check din kami, yung pakiramdam nun, ipapasok yung cotton sa ilong mo, tapos hanggang sa maabot yung matigas na part sa iyo. Tapos yun ang nakakaiyak eh, yung pag tinamaan yung matigas na part dito ng sinus. Tapos yun ang tinanggal, tapos natagas sa throat mo. Pagdating nun, after makuha yung sample na yun, darat pupunta na sa mga laboratory. Mm-hmm. Sa laboratory, iba, nagkakaroon nga na yun, hindi maiwasan, nagkakaroon ng glitch eh. So ang maganda lang talaga dyan, consistent talaga ang gobyerno natin sa mga testing na ganyan. Pag once na may nakita silang butas, kunyari yung mga cluster ganyan, natutukoy kagad nila. So na-isolate kagad nila compare sa atin na medyo mahirap pa rin, pulo-pulo pa din. At the same time, ang gusto ko rin talaga malaman, nagustuhan ko rin si ating Prime Minister na gusto niyang makita yung kasan ba talaga nanggaling yung COVID, yung investigation na yan. Sa nangyari yan, Papi Mayora, nagkaroon ng pambubuli na rin ng another country na gusto investigahan, di ba? Tinanggal ang yung meat products natin. Tariff or barley. Oh, yung barley, tinaasan yung tariff. So, kailangan talaga makipag-cooperate sa lahat ng buong mundo kasi first time nangyari talaga itong sa buong buhay natin, itong COVID eh. Kaya yun ang point ko. Go ahead, Mayora. Correct. Ang daming concern dyan. Ang daming issues, especially pagdating dun sa pagbabalik ng mga bata sa schools. Ano? Maraming mga parents, of course, ang nagsasabi, of course, it's exhausting. You know, you're working from home and you're teaching your kids at the same time. It's exhausting. Meron namang, of course, nagsasabi na, how do we make sure that the kids are safe? And also, hindi lang kids. Kasi we also have like staff. Meron din tayo mga vulnerable staff. You know, meron din tayo mga may edad na staff. Meron din mga staff na merong mga existing medical conditions. So you have to look into these kinds of things, no? And then sometimes also you have to look into other models. Like for example, what happened in South Korea, no? They went back to school and then
suddenly nagkaroon ng cases. So, parang if you would want to look into it, we're going back to school and then after that, we're going to stop again. So, you know, mas madaming aspect ka na kailangang tingnan. But then, parang ang pulso ng mas nakararami na magulang is for the kids to go back to school. Parang yun ang gusto nila mangyari. Yeah. And also sa government part, kasi sabihin natin, economist talaga yung ating ano eh, ang ating prime minister eh. So he wanted to keep our economy going talaga. Although nagkaroon din ng onting glitch ngayon na yun yung topic ngayon regarding sa 40 billion yeah. Ano natin, ating mga ayuda, di ba? Yes. So para sa akin naman, dapat kailangan maging thankful pa rin tayo dahil compared sa ibang country, we're in a good position. May natatanggap pa rin naman, di ba? May natatanggap. So maging thankful na lang. So yung minor glitch lang yon pero hoping na wag na lumala. Yun lang yun. Ayan. So Peter Willis from Queensland, your state is doing great. Peter Willis. Oh, yeah. Yan. Isa ko pang comment dyan. First and foremost talaga, walang ano eh. Ayan, nag-English na naman ako. Sa unat. Yeah. First and foremost is wala pang cure eh. Yun yung pinakauna dapat natin tinitingnan, okay? Wala pang sagot sa problema eh. Kundi yung bakuna talaga, yung antidote eh. Yun ang pinaka-problema natin. And putting this system na sinasabi natin economist, lalo lang tayong malulugi. Because we are just floating in parang nasa tubig lang tayo eh, floating lang tayo sa tubig na that di natin alam kung kailan at saan tayo dadaong. That's yes. Yun ang problema natin. And isa pa doon, hindi lang ibig sabihin na kailangan nating hindi lang mga matatanda, 'di ba? Hindi lang mga aged people yung naapektuhan, yung namamatay ngayon. Hindi yeah. nila alam na yung mga bata can carry those virus yeah. na mapupunta sa matatanda. Mas kawawa yung mga matatanda na walang kaalam-alam because of, you know, third-party infection. And yun ang pinakamahirap intindihin sa ngayon kasi dapat may choice. Sa New South Wales, sabi nila, required niya daw na mag-attend yung mga bata sa school. What if magkaroon ng mass infection? Kaya ba nila na magkaroon ng 1,000 ano, mga 1,000 or 2,000 cases na papunta lang sa ospital? 'Di ba? Yung sa ospital na 'yon, kailangan may 1,000 ICU sila, ha? Treatment beds para sa 1,000 cases. Kasi hindi natin lang biglang mag-spike 'yan. 'Di ba? Wala tayong ano diyan, wala tayong laban diyan pag mag-spike 'yan. And also, ang tanong din, 'di ba nila alam kung ano yung mga testimonials ng mga nakaka-survive ng COVID? Napakahirap. Maybe yung pagpasok mo sa ospital, yun ang last time na makikita mo pamilya mo. Yeah. Nakita mo yung nasa Dubai na Pilipino UK Filipino nurse na infected. Alam mo kung ano siya eh, siguro mga 3 weeks ago lang siya pumasok. Hindi na siya nakita. And naghuling pamamaalam na lang siya via Skype o via ano yata yun, Facebook Live, dun sa mga pamilya niya sa Pilipinas. Wala na. After an hour, namatay na siya. And di nila alam kung anong nun. Di nila alam kung ano ang nararamdaman ng mga nasa. Sabi nga ng iba, kung talaga mahina yung loob mo, gusto mo, magpa, do not resuscitate ka na lang eh. Huwag ka na lang buhayin once nag 50-50 ka na eh. So kasi, mahirap daw talaga kung may tubo ka na tapos may ano ka pa, may mga makina ka pa sa katawan mo, napakahirap. Tsaka iba daw talaga yung paghinga mo. Naghahabol ka daw talaga ng paghinga. Ayan. Pakaramdam daw papi ganyan eh, pag parang nilagyan ng glass sa throat mo. Mm. And then hanggang ngayon, kahit na may mga ventilator ka, ano ka, hindi ka makakahinga. And after that, papi Mayora, after you survive, maging survivor ka ng COVID-19, almost 30% of your lungs is also affected na nandun na yung permanently. Mm-hmm. Yung scar na nakuha. Kasi kaya nga sinasabi, nagkaroon ng respiratory yung COVID-19 na yan. Yung, nakikita mo, di ba, ball yan siya, tapos may mga spike. Ang sinabi nila, ang COVID kasi, hindi pwede mag-transfer to human eh. Walang hindi mangyari yun. Kasi ang mangyari dyan kasi, tatalbog yan ng cells to cells. So kaya siya nagkaroon ng spike, doon nagkaroon ng conspiracy theory na yung spike na yon,
yun ang pumipenetrate sa cell. Para ma-infect. Catch itself, no? Oo, yun. Para ma-infect talaga siya. So, sinasabi na lang, laboratory daw nanggaling. Pero di pa natin alam. Kaya hoping na magkaroon ng investigation kung ano ba talaga nangyari dito sa pandemic na to. Okay? Ayan. So, I'd like to say hi sa mga naka-online. Ayan! Ora, si Papa Mel Andrews. Hello, Papa Mel. How are you? Ng Talyer Auto. Si Nanay Yoli. Hello, Nanay Yoli. Hello, Gabby. What's up? Si Lali Nang, ng Batanggenyo. Batanggenyo here in Victoria. Si Kuya Herman Arago. Hello, hello kay Herman. What's up? Binabati yung kanyang may bahay sa Binangonan, Rizal. Sabi niya, Nana Yoli, hello, good evening, mga ka-good vibes. Pa-shoutout naman kina Luisa, Baste, Sophia, at Jello ng Binangonan. Hello! Kamusta kayo dyan? Okay, continue, Papi Mayora. Ayun. So, yun, so there's a lot of, you know, there's a lot of things happening na. And then they're saying na the more we get to study the virus, the more we get to know it, no? Kasi yun nga una sa lahat bago siya. So, you know, the lesser yung information, kaya marami tayong worries, marami tayong takot. So the more we get to know the virus, the more, you know, we can figure out how to deal with it. So, meron ding sinasabi na after mo bang makarecover, is it possible na magkaroon ka ulit ng infection? That's another question that they wanna look at. They also wanna look at kung meron ba siyang you know, long-term health ramifications. So, totoo ba na yun nga, yung function ng lungs mo, 30% na ba na mababawasan? Is there any other parts of the body that could potentially suffer, di ba? Siyempre, alam natin, yung puso at saka yung lungs, mag-asawa yan. So, what other things would happen to you? So, anong effect niya sa isang healthy individual in the sense, meron ba siyang effect differently sa woman? Meron ba siyang effect differently sa men? Meron ba siyang effect differently sa age groups, depending on the age groups? So, you know, there's a lot of questions. There's a lot of things that we have to look at. So that's why I think when we filter the information that we see in social media, in different kinds of, you know, platforms, we have to be really careful. And sometimes also it makes it even more difficult when the leaders are the one trying to say wrong information. It's even more difficult because there are a lot of vulnerable people who might, because, you know, you're a leader, so pakikinggan kita kasi, you know, you're well-respected. Influencer. Ngayon, kahit hindi na leader, basta may YouTube na, influencer ka na. Yeah, you know, and it's like even more difficult. Like, for example, siya, like say, for example, si Bibo, umiinom nito, inom din ako kasi okay naman sa kanya. So, baka okay din sa akin. So, you just be careful. Tapos, meron pa dyan, nakikita ko sa Facebook na sa Philippines daw, meron na daw vaccine. Wala pa pong vaccine. Wala pa po. So, tapos nakalagay pa doon sa mga comments, sana all, huwag po. Kasi there are serious health ramifications. Wala pa pong vaccine. Yan. Correct. And Papi Mayora, maganda din dyan, lalo tayo nagiging aware. Kasi after this, yung magiging effect talaga is maging aware tayo paano yung proper hygiene. Of course, basic na basic, yung paghugas na ng kamay. Dati minsan, pag sobrang busy, nakakalimutan mo na eh. Ngayon, di ba, nakita mo yung social distancing, nandiyan lagi. Pag lumabas ka, although ako ngayon, puro trabaho, di pa ako nakakaano. Nakita ko din ang improvement ng mga, hindi lang dito, pati dun sa Pilipinas. Yung paano natin palakasin yung immune system natin. Naging health conscious na talaga. Nakita ko na, may nag-exercise na dito. Lalo na dito, yung exercise, laging na silang naglalakad, na gano'n. So, good thing talaga na pagpahalaga ng ating, ano, ang ating health, ika nga. So, may ba akong isang issue na gustong talakayin with respect to, you know, this lockdown, ano? There are a series of news na, and statistics that shows na liquor consumption, alcohol consumption, ano, has risen. Hindi lang sa Victoria, but in other states as well. Yun lang alam mo, Mayora. Joke.
sabi ko, joke lang yan. Yun lang. Yan! Yan! Wala, yan. Simula na. Concerning kasi siya. Kasi, some people would have alcohol for, you know, for as a social drink. That's fine. But with also alcohol consumption, somehow there is a relationship correlation with respect to family violence. And yes, that is my concern. You know what I mean? So kapag ka tumataas yung consumption ng alcohol, tumataas din ang cases of family violence. And yeah, you know, and it's really, really concerning. Not good. Ako Bibo, Mayora, gusto ko, ano, dapat ina-assess yung mga yan, lalo na sa mga lalaki, ha? Alcoholics, go tayo dyan. And also, speaking of mga fake news, Papi, Mayora, may lumalabas din, di ba, nanggaling ang COVID sa 5G. So minsan, di ba, may nakita din natin sa social media, inaano sila Bill Gates, di ba, ng ganun. So ngayon, yung latest news, I think yesterday, di ba, kinolorate nila, may mga 5G dito sa lugar, dito sa Victoria na nakita natin na nasusunog, pero kinokorrelate pa rin nila, inimbestigahan pa rin ng mga polis. So hoping na hindi tayo makakicarry the way sa nakikita natin sa news, sa social media, na hindi lahat doon tama. May mga fake news talaga doon na kailangan din natin na suriin kung talagang totoo ba to. Alam mo, 5G ko no next sa COVID. Para. But you know, this is a very, very strong, point of ano of discussion, ha? Kasi according to some sociologists and psychologists, ano, there is a difference between fake news and conspiracy theorists. Yung fake news talaga is like you created the news, pero you know, hindi talaga reliable yung sources mo, or you created it out of your mind. Pero it seems that sa mga conspiracy theories, they authentically, seriously believe that their theory is correct. So talagang that's their belief, no? Yun talaga yung mindset nila. Yeah. So mas dangerous yun. Mas dangerous, Papi Mayor. And also may mga study regarding sa mga data na yung mga hindi katulad ng sabihin natin Cambridge Analytica, remember that one, that document, na pagpunta sa Cambridge Analytica, yung mga uncertain people, pwede silang mapaniwala through Facebook, social media. Kaya nga si Mark Zuckerberg, di ba, pinatawag din sa Senado tsaka sa Congress regarding that. So yung mga, yun, kailangan talaga maging, ano talaga, maging papanuri ika nga. And I think it's human nature kasi, di ba, you capitalize on fear. Oo. So kasi pag takot ka, you have fear, you know, you are very vulnerable. Kasi parang, you know, takot ka, oo nga. No? And sometimes when you're feeling the fear, you're afraid, no? And you're uncertain, you're always trying to find someone or something to blame. That's human nature, eh, di ba? So that's why yung sinabi mo kanina, it's really, really important that we get to the bottom of this. Saan ba talaga siya galing? Ano ba talagang pinagmulan niya? And we can only get that information when we get to ground zero. Yes, that's true. Until then, other things we have to, you know, really think about before we really believe it. Ang problema, hindi na nga siya totoo, ikinakalat pa nung iba. So, sinishare pa siya, Mayora. Ang galing ng comment. Diba? Galing. Ang ganda ng talakayan talaga natin na Papi Mayora ngayon. Ang galing talaga. Ay, Victor muna, yung mga naka-online ngayon. Yan. Si Nico Valenera. Hello, everyone. Si Kuya Ian. Hello, kumusta kayo dyan? Hello, ka-good vibes. Good day sa Indo Gabos. Sa Pilipinas. Bicolano. Romel Andaya is watching. And Lester Pacuan. One of a great musician from Victoria. Magaling to na bassist. And also, want to say hi to my mom. Advance, happy birthday. In advance ko na rin ang kanyang gift. Happy siya. At wow! Shout out sa mga taga-Abenson, Philippines. Thank you very much. And then, hi to Paola, Michelle, Daddy Fernando, to Paolo, and Camille. So, advance happy birthday, Mommy. I love you. Stay strong, ha? Stay strong. I love you. Birthday po, tita. Ako din, may babatiin ng birthday. Yep. Wala
Ah, si Mayora muna. Cousin Vilma. Vilma Maranan is watching. Hello, Matos. Hi, Vilma. Tito Al Noveloso is watching. Hello po, Tito Al. Thank you po for watching. Romel is watching. My mom, hi ma. Ayan, number one fan ito ng Good Vibes Pilipinas. So, good evening, Good Vibes Pilipinas. Tapan. Good evening, Papi Melvin, Bibo Santos, at Mayora. Ayan. And also nga pala, alam mo, meron akong sad news sa inyong dalawa mga besties. Okay. Meron kaming isang barangay po, barangay Kuta sa Batangas City na tumataas po ang bilang ng kanilang cases, no? Mm-hmm. So, na naka-total lockdown po sila. So, we are sending our love and prayers po sa mga taga-barangay Kuta. Let's hope that matapos na po itong problem na ito. And syempre, marami pong salamat sa aming Mayora, Beverly, di makuha po sa inyong support. Talagang, alam mo, they're like giving out rice and they're giving out primary needs ng mga Batanggenyo. Kaya maraming salamat. They're doing their job and that's really what it means, you know, this time. Okay. Ayan. Ako din, gusto kong batiin ng advance happy birthday bukas. Ang birthday ng aking biyenan. Tatay Decimo Peñales ng Nabua, Camarines Sur. Actually, medyo mahirap nga talaga ang nasa probinsya. Nahihirapan silang mag-cope up because sa atin kasi iba yung bonding ng mga magkakapitbahay. So, hindi man nila inaasahan na ganito mangyayari. Suminsan may nakakalusot dun nagkakaroon ng gusot. 'Di ba? Yun ang problema ng mga barangay ng mga bayan na nagkakaroon ng lockdown. Hindi yan because lahat sira ulo, 'di ba? Meron lang talagang mga tao nag violate ng social distancing rules. Mm-hmm. So hopefully makarecover. I think there are a lot of cases then. I don't want to blame those people. Kasi we don't know really the root problem. Mm. Ano? Meron tayong mga kapatid, meron tayong mga kababayan na ang kabuhayan po nila ay arawan. Tama. Mm. Hindi po, wala po na job seeker at job keeper po. Mm. So, kailangan po nating maunawaan na meron man po mga tao na sabihin man po ninyo na matigas ang ulo, sasabihin po nila sa inyo, paano mabubuhay ang kapit pamilya? Kapit sa patilim yan. They are taking it day by day. Tama. At kailangan po ba nating persecute ang mga ganitong tao? No. Hindi man po lahat ng tao may monthly allowance or may monthly na kinikita. Mm. Meron din po na yung mga arawan na kinikita, meron din po silang mga pamilya na may sakit, kailangan ng gamot. Meron po silang maliliit na anak, kailangan ng gatas. Sa ganito po bang sitwasyon, kailangan, i-blame po ba natin? Ba't kayo umalis ng bahay? Hindi kayo nakikinig sa lockdown? When in fact, these people in a very vulnerable, you know, marginalized group, wala eh. Kailangan nilang kumita. Tsaka isa pa Mayora, hindi lang COVID ang sakit nila. Baka di natin alam, baka mas terminal yung sakit na kailangan nilang i-maintain. Lalo na pag mayroong mga, for example, mayroong mga nag-maintain na lang, dialysis, para matugunan pa yung pangailangan ng kanilang mga kapamilya. Hindi natin alam yon. So, kaya lang, sabi ko nga natin, hindi natin inaasahan yung ganitong, hindi tayo handa sa ganitong pandemic. Lalo na sa mga mahirap na bansa at sa mahirap na pamilya. Yeah. But what I'm trying to get at is, sana po hindi tayo masyadong mabilis manghusga. Tama. At sana po, ang dami, it makes me feel really bad. Ibabash na kaagad sa Facebook na akala mo naman, you're such a perfect person. Let's look into the root of it po, bago po tayo manghusga. At imbes na husgahan natin ang mga tao, kung maaari na mabigyan natin sila ng tulong, mas maganda po yun sana. Madami kasi sa Pilipinas ng ganun eh. Pwede nga. So nakakasad siya. Nakaka-high blood nga minsan, diba? Tama, Papi Mayor. And speaking of tulong, ha, nandito po lagi ang Good Vibes Pilipinas. Kung gusto nyo pong mag-announce na gusto nyo tumulong sa Pilipinas o dito sa Victoria o sa buong Australia, magsabi lang po kayo sa amin, willing po kaming tumulong, magbigay din po kayo ng mag-reach out o kaya magbigay din po kayo ng announcement sa aming Facebook page, sasabihin po namin on air. Kung gusto nyong sabihin, gusto nyong magbigay ng impormasyon, at ayun, willing na willing tayo tumulong ang Good Vibes Pilipinas. Boom! Boom! Boom na boom!
Okay, at hindi lamang po tulong ang gusto namin ipahatid sa inyo, kundi entertainment din. Entertainment? At syempre, meron din po mga papremyo. Tama! Speaking of entertainment, tabi na muna natin ang ating sponsor. Ayan, ang sponsor. May papasok! Siyempre, maraming po salamat sa aming mga sponsors, Miranda Migration. Maraming salamat, Attorney Miranda. Maraming rin po salamat sa kay Papi Mel Andrews sa Talier Auto. At syempre, congratulations sa ating winner. Ayan. Sa palagay ko, ang sabi ni Papi Mel Andrews, sige, magpa-schedule ka lang at sabihin mo na Good Vibes Pilipinas, Talier Auto, broom! Alay mo yan. Eh. Ating MLV Group of Companies, nami-miss na po natin ang tambayan. Maraming din salamat kay Miss Sheila, SD Property. Ganon din po kay Miss Bernardine sa ating Mighty Finance. Yeah. Okay, ba ako na-miss? At ang ating future, ang future sponsors, abangan niyo po ang aming guidelines sa niluluto pa sa ngayon. Abang lang kayo, chill lang kayo dyan at sasabihin na namin sa inyo. Actually, miss na natin yung radio station eh. Yun? Miss na natin. Tatawag natin sila sa radio station. 97.9 FM, Melton Community Radio. Good vibes, Pilipinas! Boom! Yes, of course, we miss Alan. Hey, Alan. Yes. Jason, all right. So, Papi Mayora, nakita nila, first, nakita nila yung mga setup natin, public service, magandang discussion, at sa huli, magkakaroon na tayo ng entertainment portion. So, 8:30 na. So, 30 minutes kagad ang nakalipas. Ang bilis, ha? Anong 30 minutes? Ang oras na? Question mga besties. Yes, Mayora. Okay. Go ahead. So, meron kayong ipinost tungkol dito sa TikTok challenge. Ayan. Ano ba? Pwede bang pakiklaro kung ano ang mechanics nito at kung magkanong mapapanalunan? Kasi feeling ko ang mama ko magti-TikTok. Eh. Yeah. Naku, nakahanda na si Isabella. Ano ba mechanics? Ano bang kailangan gawin? Kailangan ba nilang gayahin yung video na pinost natin? Ano ba? Ano bang gagawin? Ang TikTok challenge naman, Mayora, Papi, pwede silang mag-send ng any TikTok na videos na nakaka-good vibes, ha? Okay. So, any TikTok na nakaka-good vibes. Okay, that's the first requirement. First requirement. Okay. And second, don't forget to put hashtag Good Vibes Pilipinas TikTok challenge. Yeah. Okay, so pag walang hashtag, disqualified. Okay, so Good Vibes Pilipinas, hashtag Good Vibes Pilipinas TikTok Challenge. Yun. Okay, tapos? Ang papremyo, si Papi ang makakasagot. Papi! Actually, may nakuhanan na natin ng fans yan, ating mga sponsors, yeah. Actually. Yun. Sabi nila, kahit weekly daw, kaya $50 weekly, kung pwede. Yun! Saan ka ba? Tapos, every month, ganun pa rin yung sa ating Talier Auto Full Car Service. Every first week of, first Saturday of the month, because yun ang ating monthsary special. Yun ang ating monthsary giveaway. Yeah. Sabi ni Papa Mel Andrews, tuloy-tuloy lang natin ang pamimigay ng biyaya. Yan! Yeah. Yeah. Yeah, talaga si Papi Mel Andrews eh. Kaya love na love ko yan eh. Lodi talaga yan. So, malino na malino, Papi Mayora, ang ating mga TikTok challenge na... Kahit anong TikTok. $50, you know? Magti-TikTok ka lang. Eh, nagti-TikTok ka nga nung walang $50 eh. Oo nga. Ang gaba, diba? This for ano, para magkaroon ng ano, para ma-encourage natin na sila mismo marunong naman kayo mag-TikTok eh. Hindi, ilabas nyo na, di ba? Ilabas nyo na. Ilabas nyo na. Huwag maiya. And hopefully, ito pa pala, Bibo tsaka Mayola, gusto kong sabihin sa atin, inform yung ating mga ka-good vibes na supportahan natin yung mga nagtitinda na mga yung mga Pinoy dyan sa Pinoy in Melbourne, local Pinoy in Melbourne, 'di ba? Yung nasa Oregon sa Australia nagluluto sila actually. Yes. They're doing this para makasurvive. Yes, so supportahan natin yung mga pagkain nila. Kaya wag na kayo magluto. Bilhan na lang natin sila para makatulong tayo. Pero masarap naman, ha? Masarap nga. Masarap, actually. Bili ako ng kari-kari kay Papi Orlan. Ang sarap. Ang bait pa ni Papi Orlan kasi sabi niya, saan ka ba, Mayora?
sabi ko, dito lang ako sa Delahan. Sige, pa-deliver ko na. Yeah. Oh, diba? Kambingan ni Olan. Kambingan ni Olan, tulad niyan. Binili rin ako, may pinagbilan na rin ako dito sa parting Melton. Meet up namin dito sa Melton Station. Di ko muna sasabihin yung pangalan, pero paki-shoutout na yung gumagawa ng Bucci. Yan. Uy! Masarap ng buchi niya. Tapos, ang egg pie. Ang egg pie. Bumumorder ako ng dalawang box ng egg pie. Wow! So, from St. Albans nila. Kaya naman pa paano ang diet, Papi, Bibo. Wala, di mo lang usin dati. Paano ang diet ni Mayora? Okay lang, Mayora. Importante ang ganyan. Di mo mawala yan. Nako, kailangan ko na lang bumili ng mga bagong damit. Di na ako magkakasya sa mga damit ko. Depende sa ulam nga yung diet natin, ha? Depende sa ulam. Ayan nga. Ayan. Ay, nako. So, mabuti pa, no? Pasalamat pa rin talaga tayo at binayaan tayo ng maraming pagkain. Correct. Pagbukas mo pa lang. Tsaka, no, natapos na din ang, ano, ang panic buying, ang supply, bumalik na. Sobrang bumalik na siya. At ang iniiwasan talaga natin, lagi sinasabi sa buong mundo, yung nangyari sa Korea, Singapore, yung second wave. Yes. Ang pinagdadasal natin huwag mangyari hindi lang sa Australia, pati rin sa bansa natin sa Pilipinas. Correct. So, any shout-out muna, Papi Mayora? Okay. Siya nga pala ako muna, yung Orlando's Kambingan in the West. Ito yung sinasabi mo kanina. Yan, oo, Orlando's Kambingan. Hinanap ko pa, ha? Kambingan to, ha? Kaya ngayon, may hirapan tayo ngayong maghanap ng, itong kanina yung sinasabi natin, alcohol, ha? Kasi alam ko ang ito kasi alcohol lang hindi ang problema. Ang umiinom lang alcohol eh. Correct. Baka iba impacto, nagkakaroon ng triple ano eh, personality pag nakakainom ng alcohol eh. Minsan doon lumalabas yung kanilang mga ano, mga talagang totoo. Totoo mga kasarian. Boom. Ano, 'di ba? Minsan doon talaga. Minsan doon talaga yung mga kasarayan nila doon talaga. Tapos ang isa pa noon, actually isa pa doon pa na ang bait-bait sa tunay na sa personal, pero pag nakainom na nagwawala. Meron naman yung talagang sira ulo, pero pag nakainom ang bait parang santo. Tahimik lang. Oh, kaya dapat iba, hindi natin pwedeng i-judge 'yan. Hindi natin pwede judge. It's more on psychological ano, ha? Kasi they're influenced with foreign bodies. Yeah. Kaya ako si iba diyan, 'di ba? Pag nakainom, Papi Mayora, lumalakas manligaw. Ay. Nababasted ka agad. Diyan din, ito na ha, paalala, diyan din karamihan na nagkakabuntisan. So please, yung mga, ang mahirap pa noon, di alam kung sino ang ama. Kaya, ay, please, naman, mahirap. Papi. Ano lang tayo, tutuhanan lang tayo. Maraming ganyan. Ay, di ko alam kasi lasing ako noon. O, di ba? Di ba? Maraming ganyang reason eh. Kaya iwas-iwasan ang alcohol kung hindi nababagay sa inyong second personality. Huh? Yan, ha? Naku, tandaan nyo yan. Iwasan ang alcohol. Kaya lang, payo ni Papi. Ayan, mga payo. Ayan. Mga sound effect talaga, na-improvise. Kaya nakakamiss talaga ang radio. Hoping na ano na makabalik tayo dun sa... Yan, Kuya Eddie Atacador and Arnel Dimatatak, Mel Andrew, they're watching. How are you, sirs? Ayan. Mm-hmm. And shout out to my beautiful wife, Mariana. I love you 3 times a day. Wow, mukhang hindi ka makakatabi ngayon pag walang gano'n, ha? Jimmy Santo. Jimmy Santo ba yan? Jimmy Santo. Parang hindi ka makakatiktok pag wala yung mga gano'n. And a good vibes, di ba? Ako nga din. I would like to say I love you to my ever dearest. Ayan, andito yeah. Yan, ha? Dito sa, ano, baka batukan ako mamaya. Ayan, mayan. Mabuti na, alam, may clearance, Papi Mayora, di ba? Oo, ano agad dyan? Parang advance party agad. Papi Lloydie, I love you, Papi Lloydie. Mabuti na yung
mababango kayo. Mabango. Yeah, yeah. Tama. Tama, Mayora, di ba? Ano mga may papayo mo, Mayora, sa amin, di ba? Talagang sweet kami sa aming mga bahay. Sweat na sweat kami doon, syempre. Mababait na mga papi. Ah, yan, yan, yan. Sige, kaso. Alright. So next week, ano ba next week? Anong date na next week? Po, pero ito pa rin ang aming energy. Oo nga eh. It's already, may 40 minutes pa tayo. Ano bang petsa next week? Hindi ko kasi mabuksan itong aking... June 1 na ba? June na ba? Hindi ko alam. June 1, June 2. 30th. Ah, 30th. Hindi pa. So next Saturday pa tayo. Okay. Saturday after. Yeah. Yeah. Pero nawili ako nung... Sige, Mayora. Si Rob. Rob is watching. Hi, Rob. Anna Rose and Ate Leonelin Javier. Hi. Thank you for watching, guys. And also, I'd like to give a shout-out to Copos for Christ and St. Peter Chanel, yung CFCA SPC Choir. Hello. Hello. Kamusta po kayo, Tito Tita? And flat po ng members ng Filipino Melton. So, Filipino Melton, si Tita EJ. Hello, hello Tita, kamusta kayo? And also sa lahat ng member ng ang church, nakalimutan ko, ang Enjoy Church. Hello, hello, kamusta po kayo dyan? Good evening to Jen Molina. Hello. Hey, how are you? Later may i-share din ako kanyang announcement. Hanapin ko pa, Jen, later. Sige. Okay, go ahead. And batiin ko rin si Anna May Olayes Aguilar. Ito, kasama natin ito sa Atma Corporation noong 2006. Oo, 2006. Wow! 43. Yeah, ano yan? Cavite yan. So, staff siya dati ng sa production. So, happy birthday, Anna May. Hopefully, you have a very wonderful birthday. And bukas din pala si Papa Aris Alcantara. Kaibigan na dyan, basketballista dito sa Western. Si May Perez, yesterday, birthday niya. Ayan, saka si Manoy Andy, Andres Jose Cabrera. Wow. 2 days ago, birthday niya. So, yun, nabati ko siya personally. Ayan, sino pa? Sino pang ating mababati? So, si Jen Molina, I'd like to also to say the nagpaparent siya ng house to available rooms located in Somerset, Sunshine North, Victoria. So, room is 180 per week, including the bills and solo. Room 1 can also convert it into shared room, 2 beds only. And room 2 is 170 per week. Fully furnished to at located to sa Sunshine West. Yon, Taylor's Lake. Parapit to sa Taylor's Lake Center din sa Kmart. Yun lang po. O yun, siya nga pala. Ayan, may comment si Kuya Alex. Ano sabi? Sabi yung comment ni Kuya Alex. Sabi ni Kuya Alex, bro, Melvin. Melva. Bro, Melva. Ano talagang ano, ha? Nagkaroon ng tama, ha? Bro, Melva, ha? Sarap mag-alcohol sana ngayon. Maulan dito. Hanggang ngayon. Ngayong gabi kaya lang walang mabibilhan ng coffee. Kaya mag-coffee na lang. Ah, ayos. Mag-coffee na lang daw siya. Siya nga pala. Baka makalimutan ko yung aking hipag, si Sha Peñales. Ay, ka-birthday pala ng aking bienan. Si Tatay, wow. Desmo Peñales. Happy birthday to both of you. Yeah. Ayan. Papi, kamusta yung panonood mo ng Last Dance nga pala? Ay, uy! Ayo, alam mo, inulit ko uli eh. Kasi, nakaka-inspire. Alam mo yun, nakaka-inspire. Marami nagsasabi kasi, panoorin mo, Mayora. Ah, Last Dance sa Netflix. Ayan. Yung Last Dance ni Michael Jordan in the Bulls. Ito yung ano nila, last year nila sa Bulls. Actually, yan, pag-usapan natin, Bibo, para makarelate si Mayora ng konti. Yeah. Okay. Yung Black Ram. Ayan. Ayan. Ayan, Space Jam. Entertainment. Actually, ang kagandahan nun, nailabas ni Michael Jordan yung saloobin niya. Kasi, lalo na yung, kasi napaka-tough niya eh. Tough love siya because iba yung leadership, ano niya eh. Leadership system, mentality niya.
Kasi nga, nung siya pala ang nasa Bulls, wala pa si Pippen, nung mga unang taon nila, parang nabubuli siya ng mga ibang, alam mo yun, yung parang sinasaktan siya. Ganun naman ang basketball, kaya lang hindi niya kaya. Mag-isa niyang itinaguyod yung Bulls eh. Kung si LeBron, isang championship ang binigay niya sa Cavaliers, si Jordan anim. So yun yung pagkakaiba. Kaya yun yung comparison nila na dynasty talaga binigay niya sa Bulls. Nagsimula sila ng 1985 and then after that makuha niya si Pippen siguro ng mga after two years, nagkaroon siya ng kasama. Hindi siya naglumipat sa ibang teams. Kailangan niyang mag-persevere para magkaroon sila, para palagi silang nasa conference finals. Kaya lang, pag nasa conference finals na sila, nag-fail siya. Because kulang siya ng backup. Ngayon, nung dumating na yun, hanggang nung 1991, doon sila nagkaroon ng bago mag-Olympics, nung 1991, nagkaroon sila ng first championship against Magic Johnson. Tatlo yun, tatlong beses. Magsimula nung 1985, nagpasok niya, talagang ano siya eh, iba yung charisma niya eh. Ang ano nga sa kanya, basketball god. Ang trato sa kanya. Not on this level, na mga ka-level nila LeBron, iba. Ang level niya is because of his charisma lang. Kahit anong gawin niya, puro tama eh, kahit mali na eh. Alam mo yun? Kasi ano, mayroon siyang problema sa competition. Very competitive siya, na gusto niya lahat ng ginagawa niya araw-araw challenge, because na-addict siya dun sa challenge, because nung palagi siya nag-fail, dun nagkaroon siya ng motivation sa sarili niya na maging competitive sa lahat ng bagay. Alam mo yun, kahit golf, pustahan tayo, mapapasok ko to, parang ganun. So parang ayaw niyang matigil, gusto niya, motivated siya palagi. Oo, obsessed siya sa ano, success. And yun ang problema talaga pag ang manager mo iba yung standards at walang nakakaintindi sa iyo. So yes. Ganun din naman yun sa mga companies eh. Diba, yes, na kailangan higpitan mo yung mga tao mo para makasabay sa iyo yung standards. Mm-hmm. Iba naman kasi happy go lucky, 'di ba? Sure. Hanggang misinterpret siya, kasi pag nasa practice, talagang tough siya. Talaga mas magaling sila sa practice yung team na yon. Para dito pa lang magaling na kayo, paglabas natin, sisiyo na lang sa atin yon. Which is yun talaga ang nangyayari. And yun yung nangyayari dun sa NBA noon. Kaya palagi silang nananalo, because practice pa lang matitindi na sila. And dahil doon may mga siyempre, alam mo na yung mga negative people, hindi tulad na Good Vibes Pilipinas, ha? Mga negative, madaming comment, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Diba? So, sisiraan ka kasi successful ka. Sasabihin, you are a tyrant. Diba? Yung ano ka, parang stricto ka sa tao. Pero yun yung explanation niya. Sabi niya, ang ganda explanation niya noon, Bibo, ha? Ang sabi niya, ang tanong sa kanya, ito, nagpaiyak sa akin yun eh, yung part na yun eh. Dahil dito sa success ba na to, kaya ba nabigyan ka ng parang stamp na you are not a nice guy? Ang sagot niya, well, sabi niya, leadership has a price. Winning has a price. So, kung kailangan kong itong mga kasama ko, na kailangan i-push ko sila, pull, kailangan i-pull ko sila, gagawin ko. Diba? Ngayon, sabi niya pa na, at may karapatan akong gawin yon, kasi nung wala pa tong mga to, ako lang mag-isa. Hindi nila naramdaman kung anong pasakit ang ginawa sa akin ng liga. So, ngayon, sabi na, sabi natin, it doesn't mean na tyrant ako, nasasabi bang tyrant ako? Well, hindi ako yun, ikaw yun. Kasi wala kang napanalunan. Ako meron. So, hindi ako tyrant. So, sabi niya, ako, yun ang motivation ko to win, kaya kung gusto kong medyo sipain to sa puwet itong mga kasama ko, paminsan-minsan, sisipain ko. Diba? Kasi, gusto ko manalo, at manalo rin sila. Diba? Okay. Tapos, ang sabi nun, nung naiyak na siya, nung sinabi niya na, anyways, pasensya na kayo, mentality ko yun.
But if you don't want to play like that, don't play like that. Yeah, tapos, go somewhere else. The world yeah. is boom. Pagkatapos noon, pati yung mga ESPN, lahat, talagang base doon sa statement niya na yun, talagang he's the greatest eh. Iba talaga yung mentality. He's a killer, kumbaga, sa lahat ng ano, lahat ng sports. Diba yun? Diba, Bibo? Tama, Papi. Well said. How inspiring. I will watch that. Ah, watch it. Ano siya? Since habang sumihigop siya ng ano, ng isda, ng ano, ng fish soup, ah, lang nilagang, yan ang masarap doon, Mayora. Papi, yes. Maganda ito. May mga backstory din talaga. Ano, sinabi din nila na hindi lang dapat 6 times. Eh. Kaya pa nila ng 7 or 8. Oh. Eh, kung tak talaga yung team. Eh. So, yun pala yung backstory. Kasi actually, ano talaga, Kobe Bryant na kasi yung ano natin. Eh. So, yung Jordan time, yung time na talaga hindi ko makalimutan sa kanya. Siya nagpauso ng itim na socks. Diba? Yung laban niya sa yun sa Utah Jazz, yun talaga di ko makakalimutan. Yun ang talaga naalala ko talaga, pumatak sa akin sa Utah Jazz. Eh, pero na, nung, laban nila yun. Alam mo nun, nag-rent ako nun, may kaibigan ako na may-ari ng parentahan ng Betamax nun, mga tapes. Mm. Every week, lahat ng laban nila may ganun. Inuubos ko yun. Lahat Bulls. Kaya na, talaga nasubaybayan ko yan. Betamax talaga. Mm. And ang maganda pa nun, Mayora, alam mo kung gaano yung ano niya, gaano siya nag-persevere. Yung mismong general manager niya, yun ang negative. Isipin mo yung pang nasa taas nyo, yung negative eh. Saan ka makakakita ng kampanya nyo, pilit kayong ibaba ng sarili nyo, yung sarili nyo team. Kasi sabi niya, kahit mag 82-0 pa kayo, yung coach nyo, wala na. Phil Jackson. Instead na you're putting them para magkaroon ka ng regalo, magkaroon ka ng reward. Kaya dapat niya mas marami pa eh. Sabi nga niya, hindi lang dapat pala 6 eh. Dapat 8 pa sana eh. If these managers, if these people, I know where they put the people, di ba? They put the pieces para magkaroon siya ng team. Pero kay Jordan naman, kahit sino ilagay mo sa akin eh. Di ba para kay Jordan, kahit sino ibigay mo sa akin, as long na ganito motivation ko, mananalo tayo. So, Papi, yung move ni Kobe, move ni Jordan yun eh. Di ba? Kaya, siya talaga yung godfather talaga. Yun, go episode 3 yun. Sabi nga sa episode 3 ni Kobe, di ba? Na-insulto ako, hindi ako masaya na kino-compare mo kung sinong greater sa amin. Ni MJ, ni Michael Jordan. Kasi, hindi ako magkakaroon ng 5 championships pag wala siya. Pag wala yung tinuro niya sa akin. Parang ganun. Talagang ano eh, hands down talaga. Lahat ng pati mga ano ni Kobe ah, mga fans ni Kobe, goat si ano, MJ eh. Ano lang, goat, little goat talaga si ano si Kobe. Little goat yes, talaga. Yes. Mm-hmm. Yeah, napaganda. Very, last dance. The last dance, very inspiring. Tsaka may dramas. May drama. Magandang panoorin lalo na sa mga ano millennials sa tulad natin, 'di ba? Yes. Mga millennials. 'Di ba? Na hindi nakakaintindi ng yung ano, ay, LeBron yan, ay Durant. Stop it, please. Stop. Shout out to my best friend Eric BZ Milapones. Yeah. Ay, ano madalas na ano natin. Tinotroll namin 'yung mga LeBron na 'yan eh. LeBron. Pasensya na kayo. I like LeBron. And inabangan ko rin siya. Kasi syempre after yung Jordan, sino na si Kobe? After ng Kobe, sino na? Si, 'di ba? Si Vince Carter, si Jordan na. 'Di ba? So hindi D-Wade. So maraming ngayon lang pinanganak na di alam ang history ng basketball. Ayan, alam na nila. Ayan, panoorin mo Mayora habang nagluluto. Yes, I will. Definitely. It's so inspiring. Matututo ka mag-basketball, baka bumili yan si Mayora ng online basket. Oo, bumili ng Jordan shoes yan si Mayora. Nako, oo. Mag-ingat kayo. Napaka-inspiring. Napaka-inspiring, okay. Alright. Ayan, Bibo. So, Papi Mayora, last shoutout din. Shoutout ko rin ang aking mga kasamahan sa Project 3. Si Matt, si Jeff, Tristan and Lawrence, okay? And congratulations Lawrence, nagkaroon din siya ng swab last week ago, negative, wala siyang COVID.
That's good. Keep it up. And stay healthy. Stay healthy tayo. Si Matt? Si Lawrence. Kala ko si Matt. Matt! Thank you. Negative ka sa AIDS ngayon. Mag-test sa'yo. Alright. Okay, Papi. Ayan. Malalim ang at malamig ang gabi. Mm-hmm. And hopefully, nabigyan namin kayo ng isang gabing makahulugan. Ha? Yes. Makabuluhan. Yun. At masaya. Ayan. Yes. Ayan. So, kailangan nating bigyan mo ng huling greetings. Mayora. Tagalog. Wow. Ayan, ako, nauubos na ang Tagalog ni Papi. Nauubos yung allowance ko ngayong linggo, ha? Yeah. You know? Yeah. Yeah. Ayun ang dalawa. Ibig sabihin, dumadalawa yung pababangga na. Ay, tama, ganyan yan eh. Sabi nga ng karap kong pare ko. Yun o. Bababatay ka. Ayan. Loko kayo, dinadali nyo ako. Hindi ako lasing ngayon, ha? Wala talagang mananalo. Wala. Yeah. Only in good vibes. Good vibes lang meron yan. Okay. Right. Ano, wrap up na ba tayo? Wrap up na tayo? Meron tayo pag... Tensya ka muna. After this, after ng live, mag-usapan tayo later. Okay? Okay. Sige. Naku, maraming pong salamat sa inyong pagtutok. At syempre nga pala, papaalala ko lang, please like Mayora May sa Facebook. Namimigay po ako ng mga kakikayan doon. So, kung nais po ninyo ng lipstick o kaya naman po ay ng mga facial washes, ayan, magtutok lang po kayo at magkwentuhan tayo. So, parati po kayong mag-iingat at lagi nyo pong tatandaan. Good vibes po lamang. Ito po si Mayora May Red Safra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. At ako naman po, si Bibo Santos ang nagsabing, always do acts of kindness, stay home, and always have faith in God. Ayan. I-congratulate ko muna yung ating winner last week, si Henry Nino Gallares Cardino. Yeah, boom. For winning. Ayan, makikilim niya na yung kanyang napanalunan. And because of that, thank you again sa ngala ng aking mga kasama dito, si Bibo at saka Mayora. And hopefully nakuha namin yung mga pansin niyo yung gabi, napasaya namin kayo. And again, mag-ingat po tayong lahat. Huwag po tayong sabi nga, walang iwanan, walang hawahan. Yun. Okay? Dito lang. Good vibes, Pilipinas. Boom! Bye.